Welcome sa Hey Anime Sensei! Higuchi. Shiro Fumura no Jutsu. Ang nakaraan sa The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World ay nagkamali ang pinuno, dahil ang kaharap nila ay ang kakilakilabot na Devil King sa lahat kaya sinakripisyo niya ang kanyang buhay para makatakas ang nag-iisa niyang kasamahan ngunit kahit nakatakas na ay nadalipa ni Seika. Sa Academy ay magtatalumpati na sana si Seika nang may dumating na mga knights at hinuli si Amu dahil sa paratang na pagpatay sa ambassador ng Infernal Lands. Gagawa sana ng hakbang si Mabel para mapigilan ang paghuli kay Amu nang pinigilan ito ni Seika at sinabi kay Amu na wala dapat itong ipangamba dahil ito ay inosente at makakalabas naman kaagad siya. Nagalit ang mga knights nang marinig nila ang sinabi ni Seika kaya sumigaw ang kanilang captain na huminto dahil mga maharlikang bata umano ang pumapasok sa academy at ayaw na nila ng karagdagang problema. Sa principal's office ay sinagot ng principal si Seika patungkol sa tanong niyang paghihinala ng pagpatay ni Amu sa mga ambassador ng Infernal Lands. Ayon sa principal ay totoo naman na may mga demonyong pumunta sa academy pero hindi siya sigurado kung si Amu ang pumatay dito. Sinabi din ni Seika ang naisip niya na gumagawa lamang ng dahilan ng Empire para mawala ang hero at gusto niyang malaman kung bakit. Sinagot ito ng babae na hindi ito gagawin mag-isa ng Empire dahil sa pagnanasa sa kapangyarihan ngunit ang politika ay komplikado na nauunawaan naman ni Seika. Nakiusap din ang principal kay Seika na huwag gumawa ng padalos dollars dahil gumagawa na ito ng hakbang gamit ang kanyang impluensya sa loob ng Imperial Court at dito lamang hindi pumabor si Seika dahil ito ay walang kasiguraduhan. Sa labas ng office ay nag-aalalang tinanong ng dalawang babae kung ano ang plano ni Seika. Sinagot niya lamang ito na ang principal na ang bahala at ito ay problema na hindi nila kayang lutasin ngunit mukhang iba ang gustong mangyari ng kanyang gagawin. Sa labas ay tinawag niya ang nagre-rebelding si Miss Uchi at tinanong kung hindi niya kinikilala ang kanyang master at sa huli ay kinilala rin siya nagre-rebelding demonyo. Matapos ay nagsawa na si Seika at hindi sinang ayunan ang payo ni Yuki. Dahil nagmungkahi ito na dapat niya nang talikuran ang pagligtas kay Amo kasi kung gagamitan niya umano ng kapangyarihan ay buong bansa ay gagawa ng aksyon at mangyari ulit sa kanya ang parehong katapusan sa nakaraang buhay niya. Biglang lumamig si Seika at sinabing nag-iisa lang ang hero at kapag ang kanyang kapangyarihan ay makuha ang atensyon nila, ay buburahin niya na lamang ang mga ito at tinanong pa ni Seika si Yuki kung ang isang demonyong tulad niya ay pwede siyang payuhan. Kaya wala nang nasabi pa ang Fox at umalis na si Seika sakay ni Miss Uchi. Sa kaharian ay napapatanong na lamang si Amu sa kanyang sarili kung nag-aalala rin ba sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Naisip niya rin na baka hindi na sila matuloy sa pag-adventure ni Seika at dun tumulo ang kanyang luha at may biglang dumating na hindi pinakita. Sa di kalayuan ay madaling nakarating si Seika sa kaharian na kung saan nakakulong si Amu. Nagpakawala si Seika ng napakaraming paper dolls na ginawa niyang daga para mag-espiya na nagresulta ng pagkatuklas kung nasaan si Amo. Bumaba si Seika na ginawang hagdan ang kanyang mga paper dolls, at nakita naman siya ng nagbabantay na knight at nagtawag ng mga kasama at pinaulanan ng pana si Seika. Patuloy lang ang pag-target nila sa bida kaya nainis ito at ginamitan ang keystone art ni Seika na siyang tumapos sa kanilang buhay. Tuloy-tuloy lamang ang abante ni Seika na hindi alintana ang pagkuha ng atensyon. Binigyan niya ng warning ang nag-aantay na knights sa kanya na gumawa ng daan at ang susunod ay maliligtas pero hindi sila nakinig kaya napilitan si Seika na gamitan ng puwersa at maging si Kama Itachi ay tinawag na. Walang kalaban-laban na dinurog lang ni Seika ang mga knights ng imperyo kaya madali lang itong nakarating kay Amo na ikinagulat naman ng babae kung bakit narito si Seika. Sinabi na lamang ni Amo na baka maparusahan ang pamilya ni Seika nang malaman na gumamit siya ng puwersa. Alam din ni Amo na nakataya ang buhay niya pero umaasa pa rin ito na makita ang kanyang panig para siya ay makalaya. Sinabihan rin ni Amo na umuwi na si Seika at maghintay sa academy na sinagot ni Seika na hindi ito mangyayari dahil siya ang hero. Hindi makapaniwala si Amo nang marinig ito kaya nagkwento si Seika na katulad sa kwentong bayan na ang bayaning tao ay na-reincarnate kasabay ng Devil King bawat ilang siglo at siya ang bayaning tinutukoy ni Seika na ito rin ang dahilan para patayin siya ng mga tao.
ayon pa kay Seika ang mga walang kapangyarihan ay natatakot sa mga mayroon nito. Iwasan sila, tapusin sila, anumang edad at kahit saang mundo at pagkatapos ay inaya ni Seika si Amu dahil papatayin umano siya rito kapag di siya umalis. Bigla na lamang may naramdaman si Seika kaya inatake niya ito ng flame art ngunit na-counter naman ito ng lalaki na si Gray pala. Nagsalita si Seika na napaaga ang kanilang pagkikita at tinanong kung magduduel ba sila dahil hindi niya pa rin tinupad ang kanyang pangako kay Gray. Bigla na lamang may nagsalitang babae na hindi na kailangan at yun ay ang prinsesa na inaasahan naman ni Seika dahil nakikita nito ang hinaharap. Tinanong din ni Seika kung andito siya para tumulong, o di naman kaya ay ipadala ang mga naliliitong knight na nasa labas. Sumagot si Fiona na andito sila para masigurado na walang makakasagabal sa kanila at higit sa lahat ay alam din ni Fiona na wala itong laban kay Seika. Saad pa ng prinsesa na narito siya upang ipaliwanag ang pagdududa ni Seika at bilang pagpapakita na siya ay sincere para mas madali umanong tanggapin ni Seika ang kanyang mungkahi. Pagkatapos ay tinanong ni Seika kung bakit gustong patayin ng prinsesa si Amo na malinaw naman na ang demonyo ang kanyang kaaway. Nagkwento ang prinsesa na ang kanilang bansa ay dating maliit at kahit na ginawa nilang batas na isali sa digmaan ang kanilang mamamayan ay hindi pa rin sapat para labanan ang mga demonyo. Ngayon ang imperyo at mga demonyo ay parehong may permanenteng mga sundalo at ang Hero at Devil King ay isang relics na lamang ng nakaraan at ang pagiging buhay umano ng Hero ay nakakapagpabaga para sumiklab ang digmaan na kahit ang mga demonyo ay hindi umano nanaisin ang digmaan kaya pinadala umano nila ang papatay kay Amo. Nagdududa rin ang prinsesa kung nakuha na ba ni Amo ang kapangyarihan ng mga nakaraang bayani dahil kay Seika. Ang lakas umano ng Hero ay nagmumula sa pagharap sa kahirapan at pagkapanalo na nakukuha lamang pagkatapos labanan ang hindi mabilang na malalakas na kalaban. Hindi umano papabor kay Seika tulad ng kanyang inaasahan ang mangyayari kung masyado itong konektado sa Hero para sa kanyang kapangyarihan. Dahil dito ay tinanong ito ni Seika kung tahimik lamang itong manunood habang pinapatay si Amo upang mapanatili ang kapayapaan. Lumalabas na hindi rin pala ito ang gusto ng prinsesa dahil kasama ang mga grupo sa academy ay pangangalagaan nila si Amo, kaya may isang hiling lamang ang prinsesa pero mukhang walang tiwala si Seika sa prinsesa nang hilingin ito sa kanya na umatras mula dito at tutulungan na makabalik ng ligtas sa academy si Amo at hindi rin siya hahabulin sa kanyang ginawang aksyon. Pinaalala rin ng prinsesa kay Seika ang pangako nilang ginawa sa chess match na susundin ang natalo ang utos ng nanalo at sa huli ay pinayagan itong dalhin si Amo at inutusan si Gray na pakalmahin ang mga gwardya. Pinakita rin ng prinsesa ang karwahe na gagamitin nila Seika papunta sa city ng Lakana na mayroong pagkain sa loob at pambayad sa inn at maging ang espada umano ni Amo ay nasa loob. Bago umalis ay nagpasalamat si Amo sa prinsesa at sinabi na habang nasa kulungan siya ay pinuntahan siya at pinalakas ang kanyang loob ni na Fiona at Gray na sinabing makakalabas siya na ikinagulat ni Seika. Dahil sa kanyang nakita at narinig ay humingi ng pasensya si Seika sa prinsesa dahil sa kanyang hindi pagtupad sa pangako at ginamit ang kanyang mga paper dolls na mula sa void at gamit ang kanyang orasyon ay binuhay niyang muli ang mga napatay na knight na parang wala lang. Dahil dito ay nagalit ang prinsesa dahil may ginawa na umano itong paghahanda sa mangyayari pagkatapos na ang sanhi ng pagsalakay sa kastilyo ay isang higanteng halimaw kaya humingi na lamang ng pasensya si Seika. Bago magkahiwalay ay sinabi ng prinsesa na sigurado siya na balang araw ay magkikita silang muli. Sa karwahe ay hindi pa rin lubos na uunawaan ni Amo ang kanyang mga narinig sa usapan patungkol sa muntik na siyang mamatay at siya ang hero ngunit hindi siya lumakas kaya gusto nitong ipaliwanag sa kanya ni Seika pero dapat muna silang umalis ng capital na isang problema dahil tinanong pa ng bida kung paano magpatakbo ng karwahe sa naguguluhang si Amo. Habang tinatanaw ng prinsesa sila Seika ay biglang may nagsalita sa kanyang anino at tinanong kung sino o ano si Seika dahil wala itong kilala na tao na makapangyarihan. Sinagot ito ng babae na ito ang Devil King at hindi makapaniwala ang kakaibang nilalang na ito ang kagalang-galang na Devil King at tinanong kung bakit nito piniprotektahan ang hero na sinagot ng prinsesa na dahil ito ay mahalaga sa kanya at nasabi ng prinsesa na noong bata siya ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para makilala si Seika at alam din nito na kahit mahantong sa kanyang kapahamakan ay gagamitin pa rin ito ang kanyang kapangyarihan sa kapakanan ng iba na ipinagmalaki pa ng prinsesa sa kakaibang nilalang na ganun kabait si Seika at bago matapos ang season 1 ng anime ay kailangan umano humingi ng tawad nila Seika, Killa, Effa at Mabel dahil sa malamang ay nag-aalala ang mga ito.
Sinagot din ni Amo si Seika na ang tanging pinagsisihan niya lamang ay ang hindi niya narinig ang talumpati ni Seika sa seremonya nang tinanong niya kung nagsisiba ang babae dahil nag-drop out sila na isang taon na lamang ang natitira. Sa huli ay masaya si Amo dahil parati nitong gusto na bumisita sa Lakana at inaya si Seika na gawin na ang adventure at dahil dito ay marami umanong ituturo si Amo kay Seika patungkol sa adventuring na simula ngayon ay sila na ay magka-partner. Sa palasyo ay makikitang may sinusulat ang prinsesa na para kila Eva at Mabel na masayang-masaya matapos basahin ang liham ng prinsesa. Habang sila Seika ay patuloy na naglalakbay na natutulog sa karwahe kung saan sila maabutan ng gabi at hanggang sa marating nila ang Lakana, pagpasok ay may nakitang nag-uumpok ang tao sila Seika at nang tiningnan ay nagulat sila dahil may binubuling tao si Mabel na kasama si Eva. Dahil dito at buo ng muli ang tropa na mukhang handa na sa gagawing adventure. 力を持つ者はそうでない者から恐れられ、疎まれ、排除される。いつの時代でも、どんな世界でもそうだ。